Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay nagdihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay namang muli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaim Panginoong nagpapatawad ng lubos.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Asirya. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila nang walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng leryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy, dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siya tulad ng puno ng ulibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang atin pong itutugon? Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal, tayo pong lahat. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ikay tumawag.
Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Mereba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, ubansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bungang nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko, at ang gusto ninyo'y masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tumayong lahat. We come, we amin dilingin. We come, we amin susundin. We come, we amin tututin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito, ipinahayag sa atin mula sa Ebanghelyo ni San Marcos ang tungkol sa pinakamahalagang utos. Utos. Sabihin niyo nga po, utos. So, bahagi, no? Kung sa English, command. So, ang commandments, mga utos ng Diyos. At ang pinakamahalaga ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Pero hindi, sabi nga, saan nakabase ang pag-ibig sa kapwa? Kung paano mo iniibig ang iyong sarili. So, hindi pwede mawala ang pagpapahalaga sa sarili. Pero kailangan maging maingat kasi baka maging self-centered naman. So, kung pinahalagaan mo ang iyong sarili, ilalagay mo lagi ang iyong katauhan o ang iyong sarili sa sitwasyon ng iba. So, pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Kailangan din natin makita na hindi lahat ng umiibig
sa kapwa, umiibig sa Diyos. Pero lahat ng umiibig sa Diyos, kayang-kayang umibig ng kapwa. Di na po ba? Okay. Ito ay utos. Kadalasan, nami-misinterpret natin kasi ang na-condition tayo na ang pag-ibig ay nararamdaman. Ang pag-ibig ay nanggagaling dito. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Kailangan mong pag-isipan mabuti. Pag nag-desisyon ka, yun na yun. Panindigan mo. So, hindi lang ito basta naramdaman. Yung, minsan yung kapag sinasabi ng mga sa pelikula, naramdaman ko siya na. Ibang konteksto po. No? Ibang konteksto. Pero ang utos na magmahal ay dapat sundin. Pero kailangan muna natin mahalin ng Diyos bago natin talagang lubusang maintindihan kung paano ang magmahal ng kapwa, paano magmahal ng sarili. Paano ba nagmahal ang Diyos? Kasi baka akala ninyo nagmamahal na tayo. Hindi natin matututunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal hanggat hindi tayo natututong magpatawad. Kasi diyan, ipinapakita ng Diyos sa atin ang kanyang tapat at tunay na pagmamahal dahil sa kabila ng mga kakulangan, kasalanan, pagtalikod natin sa kanya, patuloy pa rin niya tayong tinatawagan na magbalik loob at magsisi. Sa unang pagbasa, ay pinahayag ni Propeta Oseias, sinabi dito, no, patatawarin ko na ang aking bayan, mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Nasaan ba tayo ngayon sa puntong ito ng buhay natin? Ang utos kasi, magmahal. Hindi niya inutos na magalit tayo. Kung nasaktan tayo at namuhay tayo sa galit, hindi ka pa talaga tunay na nagmamahal. Tunay na nagagalit ka, hindi ka tunay na nagmamahal. Kailangan din natin maintindihan, no? Minsan, mga utak natin kung saan-saan napupunta. Pag narinig lang natin yung pag-ibig, ay, magmamahal na ako. Kailangan mo rin makita, tama ba itong pagmamahal na ito? Kung ang pagmamahal ay nakakasira, may nasisira kang pamilya, may nasisira kang tao dahil sa sinasabi mong pagmamahal, hindi yan pagmamahal. Kung nasisira din ang ulo mo, nasisira ang pagkatao mo, nasisira ang buhay mo, no, marami ngayon sa mga kabataan, no, kala nila, ito na yung pagmamahal. Hindi yan tunay na pagmamahal kung mayroong nasisira. Kasi ang pagmamahal, bumubuo, umaayos. Kaya lagi, no, isentro natin ang ating buhay sa pagsunod sa utos ng Diyos na tayo po ay magmahal. Pero higit sa anumang utos, higit sa anumang, kahit hindi na natin ma-memorize pa kung ano ang mga, ano-ano pa ang mga ibang utos, dito lang nakasentro sa dalawang utos na ito. Ang pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili, at ang pag-ibig natin higit sa lahat, pag-ibig sa Diyos. Kung mahal natin at gusto nating ibigin ng Diyos, sana mas maintindihan natin at matanggap natin na unang-una tayong iniibig at minamahal ng Diyos. Amen? Manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng kanyang pag-ibig ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Ang ating pong itutugon,
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng pahabag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao nang may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, naway ihatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misa. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng sikatan ng liwanag ng kusang matangkilig tungkulin na banal. Buksan ng aming palad, sarili tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinatalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihain namin ito at kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan
sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon, Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaan, sa pinagwalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaan, naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalinghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Gagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas ng Diyos.
Ama sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa para lang sa langit, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at pataw. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tawa ni Kristo. Amen. Tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinong man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinong man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.